ko po, may mga date-date, ganun. Date-date. PR-PR. Yung mga tinatawag nila mga dinner-dinner, parang ganun. Yun po. We can say escort service. So, pumasok ka sa pag-escort service. Pero na to the point na, bento ko na yung katawang ko. Tatlong linggo pa lang ang nakakaraan nang isilang ng dating sexy actress na si Catherine Luna ang kanyang panglimang anak by her non-showbiz live-in partner of 3 years. Na syempre, dumarating talaga sa buhay yung ups and downs, diba? Maraming dumating din na medyo yun talagang na medyo talaga medyo na-down talaga kami ng ano na yan? Ang dami sunod-sunod. Gastos, medyo nagsasinarado ko yung negosyo ko sa Cavite. Naoperahan ako. Yung baboyan. Medyo nagkaroon ng problema. Tapos, naoperahan ako. Gallbladder. Nabuntis ako, syempre. Nawalan trabaho, wala na. Yun. Sa ngayon, maayos naman daw ang kalagayan ni Kat sa piling ng kanyang karelasyon. Nasusuporta naman po niya yung pangangailangan namin kahit paano. Hindi naman siguro hindi naman dumating sa point na nagutom. Kahit paano. Pinubuhay niya kami. Sa family ng partner ko rin naman kami nakatera. Inamin ni Kat na bago niya natagpuan ang kanyang kasalukuyang kinakasama, ay pumasok siya uli sa nightclub. Kasama rin ba ang pag-aalok ng mga indecent proposal? Hindi ko naman po siguro kailangan naman itong pa sa ganun. Kontento na ako sa kinikita ko. Kasi kung pumasok po siguro ako sa ganun sistema, ganun hanap buhay, baka yamanyaman-yaman niya ako. Kailangan ko po eh. Ilan sila? Nag-aaral pa. Tapos wala naman pong suporta yung mga tatay. Ako lang po inaasahan. Pamilya ko, ako lang po inaasahan. Wala po. No choice po ako. Kailangan ko maging practical. Ang hirap maging single parent. Hirap po. Isang dumarating sa point na parang ano ba? Naisip ko na bigay ko na sa mga tatay nila to. Kasi parang kasi sila, parang hanggat hindi ko binibigay sa kanila, nila ako supportan. Ganun yung nangyayari. So sabi ko, hindi, kayanin ko. Hindi ko kaya eh. Hindi ba? Isip ko nang mag-suicide. Opo. Nagtangka ka ba? Opo. Nagtangka ako. Kailan? Papa-overdose ako sa gamot. Noon, pero sabi ko, nalilip pa ng mga anak ko eh. Ang 7 taong gulang na panganay na anak ni Kat ay si Coco Martin ang ama. Inisip ba niyang ibigay ito sa aktor? Noong time na hindi ko na kaya, na-down na talaga ako. Nasabi ko na inisip ko na yung para sa bata talaga. Pero sabi ko, kasi mas kailangan ako ng anak ko, nanay ako eh. Nanay ako, sabi ko, ano na lang, siguro bahala na, hindi ko pa naman siya pabayaan. Wala rin daw anumang ugnayan ng mag-ama. Nung pinagpubuntis ko, oo. Meron po siya, opo. Nabilan niya ako ng mga gamit, like ribs, ganun lang. Pero nung pinanganak ko na si Nicole, man, wala akong narinig. Wala po akong, simula, yung first month, yun na kailangan eh. Opo, kasi nabuhay ko na siya eh. 7 taon. 7 taon nasa akin, nabuhay ko siya. Napag-aaral ko, nabibigay ko. Oo nga, hindi nga ganun kamahal yung mga nabibigay ko para sa kanya, pero kung ano na ituturo niya. Masaya yung bata sa akin. Hindi ko pagdadamot yun. Hindi ko pagdadamot sa kanya na makilala niya, mamit niya in person yung tunay niyang ama. Kasi ngayon po, hindi ko naman pinagdamot sa kanya sa TV pag nakikita niya, daddy ko yan. Alam niya. So proud siya? Proud siya. Opo. Hindi ko siya sinisiraan. Hindi ko sinisiraan si Coco sa anak niya. Sumagi ba sa isip niya na lumapit kay Coco para sa bata? Sabi ko nga sa kanya, yung responsibilidad niya, kung gusto niyang anong sa bata, pwede naman, pero sana wala nang media, wala nang ano, di ba? Gusto ko, kung saan loob siya, may kusa siya, di ba?
May kusa siya. Hindi ko naman pinagdadamot yung anak. Hindi ko pagdadamot sa'yo. Gusto ko rin na mabuo yung katawan ng anak ko. Gusto ko rin makilala niya. Ikaw. May kinikimkim ba siyang galit kay Coco? Hindi na po siguro galit. Tumaha po talaga, sika talaga sinabi sa kanya. Lalo naman talaga akong pakialam kung nag-aangad pa siya na. Kung meron siyang intensyon na makita or wala, wala na po akong pakialam. Yun lang po. Huwag lang kasi talaga masasaktan yung anak ko. Pag dumating yung araw, huwag talaga. Huwag iyak yung masasaktan yung anak ko. Huwag lang talaga kasi hindi ko talaga alam kung ano magagawa. Pero hindi ko pinagsisiyak kasi may naging punga. Kung hanggat maaari, sa amin na lang, akin na lang yung kaya mo na sa bata. Yun. Pusong ina, yun lang. kasi pag umahanap ako sa kanila, na umiyak eh. Hindi. Tapos yun nga yung dumating sa panina na parang naging, yun nga naging amat ina ako. Kaya medyo nagiging straight ako na masyado akong overprotective ako sa kanila. Kailangan ko maging matatag para sa mga anak ko, hindi ako pwedeng maging mahina, di ba? Sa ako, magtatrabaho ako para sa anak ko, nabubuhay ako para sa anak ko, gagawin ko to para sa anak ko.